Kailan, nasan ba yung mga OJT natin? Tawagin ko muna natin. Ah, taga. Isa lang, isa lang. Yung may camera, ha? Picture me. Ano siya? Picture, picturean mo kami. Yung, ano yun? Ano yung unang post? Japan, Japan. Yeah, Japan. Japan. Next, next. Pinip- paano yung Pilipino, Pilipino? Okay, Pilipino. Yung ano naman, yung... Korea, Korea, no? Korea, Korea. Salamat. Sige, balikan nyo sa pwesto mo. Ayan, tapos na. Siguro nabigyan natin yung mga viewers natin kung ano yung paksa o topic natin sa araw na to. Sabihin na po ba natin? Sige, bahala ka. So, sa aming mga mahal na viewers, ang topic natin ngayon is Korean Wave. Pumapasok na sa kultura ng ating bansa, na Pilipinas, ang ilang mga kultura sa bansang Korea. Kaya nga tinatawag na ito na Korean Wave. And discuss na po tayo ng culture nila, geography, current events, at syempre K-pop. Simulan po natin ang ating diskusyon o paksa makalipas ang ilang paalala. I'm Ella Guevara. At ako po si Eseng Cruz. And you're watching E-Squared. We'll be right back. Kami nagbabalik. Unang question ko sa'yo, Ella. Marami ka ba nakakasalamuha o nakikita ang mga Koreans dito sa ating bansa? Specifically dito sa Metro Manila? Opo, kasi iba kahit sa kalsada lang marami ka naman. Pero kaya sa'yo, tama ba na nandito sila para mag-aral ng English? Tama, nandito sila para mag-aral sila ng English. Nulit mo yung sinabi ko eh. Ano, gusto mong ulitin ko? Isa pa? Hindi lang kaya. Pero nandito sila kasi magagaling pa mga Pilipino magturo ng English. Or yung ESL. ESL or English as secondary or second language. Isipin mo, Ella, yung mga Koreans, pagpunta nila dito sa Pilipinas, kasi zero English or wala talagang alam. Kaya yung mga Pilipina, tinuturuan nila ng ESL, yung mga Koreans. Tapos, pagkatapos ng buong kurso na yun, magagaling na sila tulad ni, ano, kailan mo yan, si Jindy Park. Ba't hanggang tingin-ngiti mo ko yan sa iyong pangalan? Anyway, iba na natin. Tama na si, ano, si Jindy Park. Yun daw mga Koreans, hindi daw pwedeng mag-may-ari ng mga property dito sa ating bansa. Eh, yung dami na nga po, hindi talagang magkakaroon ba ng domination? Okay. Ang mga Koreans dito sa bansa natin, alam mo rin yung sitwasyon nila. They stay in one house. Kasama na mga iba pang Koreans, tapos meron pa silang mga guardians na sumusubaybay sa kanila. Parang dorm nila sa atin. Oo, exactly. Tapos, pumapasok sila dun sa mga school, tulad din natin, high school, preschool, grade school. Tapos, pagkatapos nun, magkakaroon sila ng ano, ESL tutorial. Tapos, sa gabi, magkakaroon pa sila ng academy. Kaya kinabukasan talaga, ano, pagod na pagod sila. Heto po ang konting information about dun sa bansang South Korea specifically. Pero alam natin, yung Korea nahahati siya sa dalawang parte. Ang North at ang South, Hilaga at saka Timog. Yung madalas nating na i-encounter dun sa ano sa media ay ang South Korea. Kasi ang North Korea, mga communist sila. Yung mga democratic naman yung nasa South Korea. Tapos, alam naman natin kung nasan yung ano yung South Korea. Nasa South ng North Korea. North Korea. Alam niyo bakit nagre-react yung mga ano natin, yung mga nasa behind the camera. Familiar din ba sila sa ano, dun sa flag ng Korea, nakita mo na yon. Ang tawag sa kanila, ang tawag dun sa flag na yon ay Taegukgi. Taegukgi. Basta yun yung merong may bilog sa gitna, tapos may mga red, mga lines. Basta yun yung nabasa ko, Taegukgi ang tawag. Pero kaya may narinig din ako dati yung Korean War. Okay. So yung Korean naman, Korean War. Siguro mamaya natin i-discuss yun pagkatapos ng ilang paalaala. Pero ikaw na magsabi tungkol sa ano, sa mga Korean culture. So sa culture naman nila, yung familiar tayo sa pagkain nila, 'di ba? Sa kimchi. Teka, wait. Kimchi yung artista. Kimchi. Kimchi yung nag-usap. So kimchi, 'di ba, yung manghang na mga vegetable, 'di ba? Eh ang pinaka, kumbaga pinaka trademark ng Korea para sa atin, hindi kaya yung mga bulgogi, jampong, marami pang iba, di ba? Yung favorite pero, natin. Yung favorite namin, yung bibimbap. Teka, bibimbap, katunog yun ang kanta ng Hanson, yung bap, padupadap, bap. Hindi, lang, hindi yun. Ano yun? Yung ano, nasa Dinishmi na Ninja Tennis, yung kasama niya, ano, Rocksteady.
Teka, Rocksteady at saka si ano, si Bebop. Bebop, Bebop. Ayan. Tapos, isang additional information. A number one element sa Korean cuisine ay ang mga sesame seeds. Or in Tagalog sa atin ay linga, di ba? So, sa clothing naman, yung nakikita natin na parang pang-formal dress nila, yung hanbok. Yun yung suot ni Jangyum sa Jewel in the Palace. At saka yung mga si Wang Jini, Jumong. Yan. Doble. Alam mo, Ella, pwede rin kitang turuan ng dalawang Korean sentence or Korean phrase. Una, okay. Nanin jalsan kata. I am handsome. Bumayag ka na. Alam mo pa kalawa? Gonin ipuda. Ano naman yan? You're beautiful. Wow, di ba? Okay. Pero alam mo yung may isang situation, merong mga pasaway at saka mga loko-lokong mga Pilipino. Tinuturuan nila yung mga kaibigan nating mga Koreans na mga masasamang salita. May experience ako dun sa dati kong pinagtatrabahuan. Sabi sa akin, Teacher, I know a Filipino word. Yun yung... Pasaway? Eh, yun nga, yun yung nangyayari. Kaya, ang natututunan ng mga Koreans, mga masasamang salita din. Pero ikaw ba, Ella, ngayon, meron kang kaibigan Korean? May mga nakakasalungwa po ang Korean, pero hindi ko masyadong narinig magsalita ng Korean kasi yun nga, nandito sila para mag-aral ng English. So parang pinapractice nila pag kinakausap ko. Sa church nyo? Church po namin, meron mga pamilya po sila. So, pero nagtatagalog ng English sila, so hindi ko masyadong narinig yung Korean words. Ipagpapatuloy po namin ang aming diskusyon tungkol sa Korean Wave matapos ang ilang paalaala. We'll be right back. Kahit nga sa bansa natin, nagkakaroon ng mga clash yung mga tao eh. Kita mo yung mga Christians, sa mga Muslims, alam mo na may sitwasyon na yun, di ba? Kaya, tama na yung seryoso. Ano ba ang ginagawa natin? Di ba naglalaro tayo? Tayo lang kasi nag-enjoy dito para sila. Sige. Siguro magbigayan tayo ng mga pangalan ng mga Korean actors and actresses. Sigurado naman, kilala yata ito ng mga ating mga audience at saka mga viewers. Sa yung mga... Actors and actresses. Sige, si Ha Ji Won. Sa akin si ano? Lee Min Ho sa Boys Over Flowers. Si Son Ye-jin. Si Gong Yoo. Sino si Gong Yoo? Sa Coffee Prince. Sa Coffee Prince. Teka, last ko si Jun Ji-hyun. Yung babae sa May Sassy Girl. Ah, okay. Tapos si, ito, si Kat talaga. Si Rain. Pang Hollywood. Si Rain. Ano ang pelikula niya? Yung sa ano, Speed Racer tsaka yung Ninja Assassin. Wow, oh, napanood ko yan. Kaso madugo eh, hindi pa rin dapat panoorin ng mga masyadong bata nating mga audience. Okay, round 2 naman, or simple questions. Magbibigay naman tayo ng Korean group or Korean band. Tapos sample moves at saka songs nila. Muna. Sige. Sa akin, Wonder Girls. Kasi diba sila tayo yung nagsimula ng K-pop sa atin sa group. Sige, ano yung song nila? Nobody, nobody, but you, kichik, nobody. Ako naman. Dalawang gusto ko eh. Super Junior. Di ba, 13 yun, naging 10, naging siya. Yun yung, sorry, hindi ka, pacha, baby. Okay. Yung isa naman na grupo, Girls Generation, 9 youth girls. Isa doon si Yoyon. Yoyon? Yoyon. Girlfriend ko yun. Magsusumbong ka na naman. Stop na. Ano yung song nila yung para yung Mr. Taxi. Kala ko ba't Korea ba nagtatagalog para? Hindi, yun yung nadidinig ko eh. Pero, na-observe natin din sa simple activity na yun, ano? Hindi masyado na-appreciate, hindi masyado napapansin ng mga Pilipino, yung mga local artists natin. Masyadong, ano, nararapap sila sa mga sikat, sa Korea, K-pop, ano yung umso, diba? Tapos sa gabi, nanonood ng mga Korean drama, di ba? Yung mga OJT natin, nanonood ba kayo? Hindi! Ha? Hindi! Ano yung mga nakuusap pa kasi dati? Oo, yun nga yung mga Mexican telenovela muna, di ba? Marimar. Marimar Mercedes. Sumunod dyan yung J-pop naman, Japan pop, anime.
sa J-pop, sa mga audience, bigyan kayo ng idea, sa J-pop, sumikat si Utada Hikaru, kumanta ng First Love at saka Automatic. Tapos anime. Ano, anime, mga One Piece, Naruto, di ba? Tapos, Sailor Moon. Oh, pero sumunod naman dyan yung kaya na, babe, kay Justin Bieber, maraming na ano na, babae dyan, Mga believers. Oh, mga believers. Yeah. Yung mga gumagastos ng ano, sobrang anang pera nung para mapanood yung concert ni Justin Bieber noon dito. Pero, balita ko, isa daw siya. No? Oo, totoo yan. So, pag-usapan natin yan, off-air. Pero, so, abangan niyo pa po, magbabalik pa po ang D-Squared. Pero wag sana nating kakalimutan kung ano ang para sa ating mga Pilipino. Pagpapalit ba natin ang kulalo sa champo? Pagpapalit ba natin ang tap silog sa bibimbap? Ang bistek sa bulgog? Eh ang lambalog sa soju? Ano ba nalaman yun? Basta alam ko anak yun, nabasa ko na. Basta sa susunod po na may makita kayo Korean, sabihin niyo lang, anyo ha sa'yo? Anong sa'yo ay sa akin? Samahan niyo po kami at sa susunod na linggo para sa ating panibagong baksa. Follow us on Twitter at @esquaredcccc. Like us on Facebook, esquaredcccc.tv. Pasalamatan natin ang ating mga sponsors. Unang-una siyempre ang Field Dog Tags ni Major Mike Barion. Proudly soldier made. May branches sila sa SM Megamon, SM North Edsa at sa SM Fairview. Pasalamatan natin ang Super Steiner dito po. Ayan. Along Marta sa iyo sa Marikina. Napakasarap pagkain dito. Oh, sobra. Lalo yung mga tereta. Laman, sisig. Panalo. Yes. Pasalamatan din natin si Sir Mark sa Open Reel Camera Rentals. Pasalamatan din natin ang ating mga OJT. Apat. Si Ate Erika, si Ryan, si Stephen, di ba? Stephen. Tapos, binabati ko rin pala sila, Direct Ronnie Bertobin, Tita Pearl About Insta, tsaka si Christine Cruz. Miss you so much. I'd like to thank Goodies Filipina, Kika Florence, Skin Specialist, Doc Jane, Little Loves, Doc Lynn, Tooth Guardian, Doc Joy, Doc Rod, and Doc Mara. Thank you po. Meron pa daw yata ng puso ay Harlem Shake yun. Ano yun, ha? Hindi, kung yung mga tayo. Ayoko. Pagkatapos, oo, ang off-off na lang. Ayoko, yung pa yung... Kikiyomi! Kikiyomi! Oo, masaya sa'yo. Ako po si Eseng Cruz. We are the E-Squared. Ang tropa dito sa TV channel. Nan niko, 내게 손가락